والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kapanganakan, kailan ipinanganak si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu? Ipinanganak si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu pagkatapos ng Amul Fil ng 2 taon at 6 buwan. Ano yung Amul Fil? Katulad ba sa ano, Zodiac sign? Ha? Hindi. Amul Fil, ito rin yung Amul Fil na tinutukoy sa kapanganakan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taon ng elepante. Tinawag itong taon ng elepante dahil nangyari rito yung may mga elepante na isinama ang mga taga Yemen papunta sa Makkah para gibayan ng Kaaba sa pamumuno ni Abraha al-Habashi. Pero hindi pinaintulot sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi pinaintulot sa kanila ni Allah subhanahu wa ta'ala na masira nila ang Kaaba. At anong kapalit nito? Ang Allah subhanahu wa ta'ala nagpadala siya ng mga maliliit na ibon na mayroong daladalang maliliit na bato na hinulog doon sa mga elepante. At yun din ang naging dahilan ng kanilang pagkawasan. Tampon ng mga buong kawal na yun. Yung taon na yun, pagkatapos ng 2 taon at 6 buwan, ipinanganak si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Sa makatwid, mas bata siya ng 2 taon kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano ba mga katangian ni Abu Bakar as-Siddiq? Kung ilalarawan natin siya. Pasensya na kayo, hindi ko masyado maunawaan yung ilang mga matatalinhagang Arabic sa paglalarawan kay Propeta Muhammad. Ilan lamang iyong mababanggit natin doon sa kanyang katangian. Si Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu ay maputi siya, mapayat. At ilan din sa mga nabanggit patungkol sa kanya sa isang hadith, si Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, ang kanyang thawb ay medyo sumasayat. Nabanggit sa hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ipinagbawal niya na ang ating thawb o ang ating damit ay lumalampas dito sa may sakong natin. Lumalampas. Oh, sa hadith, ma asfar al-ka'bay finna pagkamakal. Ang nasa ibaba ng ating sakong ay sa impyerno. Nag-worry si Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. O sugo ni Allah, sumasayad ang ating tao. Bakit sumasayad? Dahil sa kanyang kapayatan. Ayat siya kasi. Oo. Kaya sumasayad yung kanyang kimono, yung tao, yung damit. Pero sabi ng sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ang napapaloob sa babala na kaparusahan na yan na sinabi ko ay silang mga lumalampas ang kanilang kasuotan dahil sa pagmamayabang. Ang mga may kaya sa panahon noon ng Propeta Muhammad, sinusobrahan nila ang kanilang mga kasuotan para may paalam nila sa mga ibang tao na sila ay may kaya. So nagmamayabang sila. Pero si Abu Bakar, lumalampas ang kanyang kasuotan hindi sa kanyang pagyayabang, bagkos lumalampas dahil sa siya ay payat. Wala siyang magagawa doon. At anong ginagawa niya? Kuminsan, hinahawakan niya yung kanyang kimono para hindi sumaya. Rajulan asifan, rakiko kal rahiman. Arabic yan. Hindi ko naiano sa Tagalog. Si Abu Bakar ay maawain. Isang lalaki na maawain. Siya ay merong malabubot na puso. Si Abu Bakar as-Siddiq. Sa lambot ng kanyang puso, kuminsan sa sala, halos hindi mo maintindihan yung pagbabasa niya ng Quran dahil sa pag-iyak niya. Yan si Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu at masyado siyang mabait. Sa kabaitan ni Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, sa abot na kanyang makakaya, ang nakikita niyang mga alipin na pumasok sa Islam
na patuloy na pinaparusahan ng mga Quraysh dahil sa pagpasok na sa Islam, binibili niya. At kabilang doon si Bilal bin Rabah, bin Abi Rabah, si Bilal. Isa yun sa mga sahabi, si Bilal. Sinong hindi nakakilala kay Bilal? Kaya yung nagtatawag ng adan sa masjid, tinatawag na Bilal dahil kay Bilal bin Abi Rabah. Siya ang tagapagtawag ng adan, sala ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunghayan naman natin ang ilan sa mga kadakilaan o kaya kahalagaan ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Una na rito, ang pinakamabuti sa umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pinakadakila sa umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa ibang hadith, kung ilalagay ang umma ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa timbangan at ilalagay naman si Abu Bakar sa kabilang timbangan, mananaig ang pananampalataya ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Ganyan siya, katanya, Allahu Akbar. Si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu ayon sa mga sahaba, katulad ni Ibn Umar, si Abdullah bin Umar radiyallahu anhuma, sabi niya, noong panahon kami, tinatanong kami, pinapapili kami kung sino ba ang pinakamainam sa mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ang kanilang napipili na pinakamainam sa kanila ay si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, pagkatapos ay si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, pagkatapos ay si Uthman bin Affan radiyallahu anhu. Silang mga sahaba mismo, sinasabi nila na ang pinakamainam sa kanila ay si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Minsan, si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu na ikwento na pumasok siya sa loob ng tahanan. Tahanan niya na hawak-hawak niya ang kimono ng Propeta Muhammad, tawag ng Propeta Muhammad, yung bandang dulo. Hanggang sa pagpasok nila ng tahanan, halos makita ang tuhod ng Propeta Muhammad. Pagkatapos nila, pinuri siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos siyang puriin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Abu Bakar as-Siddiq, siya ay nagre-reklamo kay Propeta Muhammad. Bakit siya nagre-reklamo kay Propeta Muhammad? Sabi niya, nagkaroon kami ng hindi pagkaunawaan ni Abu Bakar. Ang nagkasala doon ay si Abu Bakar. Nagkaroon sila ng hindi pagkaunawaan ni Abu Bakar at saka si Umar. Nagkaroon ng hindi pagkaunawaan. Nagkamali si Abu Bakar kay Umar. Humingi siya ng tawad kaagad. Kaagad-agad. Pagkatapos humingi ng tawad, tumangging magpatawad ni Umar bin Khattab radiyallahu anhu. Kaya siya nagre-reklamo kay Propeta Muhammad. Humingi ako sa kanya ng tawad, hindi niya ako pinatawad. Si Umar bin Khattab radiyallahu anhu, dahil tinanggihan niya ang paghingi ng tawad ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, pagkatapos lumipas ang kanyang galit, nagsisi siya ngayon. Ayun, pumunta sa tahanan ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, inahanap niya para humingi rin ng tawad. So, ito ang ilan sa mga nangyari. Noong mabanggit yun sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilan sa mga nabanggit doon, sabi niya, noong walang naniniwala sa akin, noong Laylatul Isra, yung pagpunta niya sa Palestine, halos lahat ng mga sahaba ay nagduda kay Propeta Muhammad. Ang tanging naniwala lamang sa kanya ay si sino? Si Abu Bakar. E iwanan niyo ang akin? Kasamahan na si Abu Bakar. Si Abu Bakar na siyang ginugol niya ang kanyang buong yaman.
noong tumawag ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng tulong sa mga sahaba. Hindi nagdalawang isip si Abu Bakar na magbigay ng tulong. Bakos, inubos niya lahat ang kanyang yaman para lamang ibigay kay Propeta Muhammad. Wala siyang tinira. Ganon si Abu Bakar. Iiwanan niya sa atin. So parang ang nangyari doon, ang Propeta Muhammad, sinisisi niya si Umar radhiyallahu anhu. Ano sabi niya Umar? Pagkatapos noon, wala nang haaway pa o kaya ay pipinsala pa kay Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ganyan kalakila si Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ang kukunin nating aral doon, huwag nating kakaligtaan, isang magandang aral na dapat nating kunin ay yung pagkakapatiran. Normal lamang sa atin lahat, mag-asawa, mag-ama, magkapatid, magkaibigan, nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan. Yung nangyari yun, simple lamang yung bagay na nangyari kay Abu Bakar at saka kay Umar. Anong kinakasama ng loob ni Abu Bakar? Humingi siya ng tawad, hindi siya pinapatawad. Si Umar radhiyallahu anhu, nagsisi siya dahil hindi siya nagpatawad, dali-dali rin siya pumunta sa tahanan ni Abu Bakar. Ang sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, La yahillu limri'in an yahjura akhahu fawqa thalathin. Hindi nararapat sa isang tao, Muslim, na iwasan niya ang kanyang kapatid na Muslim na aabot sa tatlong araw. Pero meron tayong makikita na siguro ilang buwan na hindi pa rin nagpapansinan. Ha? Kung titignan mo, pwede naman pag-usapan. Sa Islam po, itinuturo rito ang tunay na diwan ng pagkakapatiran. Ang pagkakapatiran sa Islam ay mas matibay pa sa pagkakapatiran sa dugo. Innamal mu'minuna ikhwa. Katotohanan ang tunay na magkakapatiran, magkakapatid, ay sila mga mananampalataya. Yan ang sekreto kung bakit ang sahaba ng mga sahaba ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nagtagumpay sila dahil naging matibay sa kanila ang pagkakapatiran. Kung titingnan natin si Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu, pinaasawa niya sa kanyang anak kay Propeta Muhammad ang kanyang anak na si Aisha radhiyallahu anha. Gayun din naman si Umar, pinaasawa niya kay Propeta Muhammad ang kanyang anak na si Hafsa. Si Propeta Muhammad ipinaasawa niya kay Ali bin Abi Talib ang kanyang anak na si Fatima para lalo pang mapagtibay ang pagkakapatid. Walang saysay ang malaking grupo kung ang kanilang mga puso ay magkakawatakwa. Kahit gaano kalaking grupo, kung ang kanilang puso ay magkakawatakwa-takwa, walang saysay. Hindi yan magtatagumpay. Pero kahit maliit na grupo, pero kung ang kanilang mga puso ay nagkakaisa, insha'Allah na sa kanila ang tagumpay at tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu, siya ang tinukoy sa banal na Quran na kasama ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saan? Sa kuweba. Noong sila ay magtago sa panahon ng Hijra, magtago sila. Sabi rito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Taliyathnaini idhuma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Inuri sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung pangalawa doon sa dalawa, idhuma fil ghar, sila ang dalawa ay nasa kuweba. Sinasabi niya sa kanyang kasamaan, ang nagsasabi sa kanya si Propeta Muhammad, La tahzan inna Allah ma'ana. Huwag kang malungkot. Katotohanan, katiyakan na si Allah subhanahu wa ta'ala kasama natin. Kala Suhaili, isa sa mga scholars, Ala tara kayfa qal la tahzan walam yakul la takhaf. Hindi mo ba nakikita kung bakit sinabi niya, huwag kang malungkot at hindi niya sinabing huwag kang matakot? Li'anna huznahu ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam shaggalahu
ang khawfi ala nafsihi. Sapagkat ang kanyang lungkot kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa nangyari sa kanya bago pa ang paghijra ng Propeta Muhammad, ayaw niya na umalis sa Makkah. Sino ba naman ang aalis sa lupang kanyang sinilangan? Doon siya nag-asawa ang kanyang mga magulang doon. Bago pa nangyari yung hijra, namatay ang pinakamamahal na tiyuhin ng Propeta Muhammad. Namatay ang kanyang pinakamamahal na asawa. Pagkatapos ay pinaalis siya sa Makkah. Umalis siya sa Makkah dahil sa para iligtas ang kanyang sarili. Nalulungkot sa kanya si Abu Bakar as-Siddiq. Hindi iniisip ni Abu Bakar ang matakot o kanyang sariling kapakanan. Bagkos nalulungkot siya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya nalulungkot si Abu Bakar as-Siddiq. Sabi pa sa hadith, patungkol doon sa pangyayari nung nasa loob sila ng kuweba, kung yung mga Quraysh na umahabol sa kanila, lumingon lamang sila sa kanilang mga talampakan, nakita na nila si Abu Bakar at saka si Umar. Nandun lamang. Subhanallah. Gaano kaya yung takot na nararamdaman nila? Pero ang nananaig pa rin kay Abu Bakar ay yung husn, yung lungkot niya kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa pagpupuri sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala, alam niyo ba kung paano yung history noong hijra ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bago pa pumasok ang mahal na sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala dun sa kuweba, unang pumasok si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Unang pumasok si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu para siguraduhin lamang na walang makakapinsala kay Propeta Muhammad. May mga butas doon na kung saan pinamumugaran ng mga ahas. Binilit niya takpan lahat. Maliban sa isa, hindi niya natakpan. Noon na doon na sila sa loob, napansin niya na hindi niya natakpan. Ano pinatakip niya? Ang kanyang paa. No. At natuklaw siya ng ahas habang natutulog ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi niya magawang masumigaw dahil sa ayaw niya magising ang sugo ni Allah. Hindi niya magawang gisingin ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala dahil sa ayaw niya madistorbo ang kanyang pagkatulog. Pagmamahal niya sa sugo ni Allah. Paano nalaman ang sugo ni Allah? Paano niya namalayan? Pumatak ang luha ni Abu Bakar dahil sa sakit na naramdaman niya sa pagkatuklaw ng ahas. Sa kanilang paghijra, bago pa sila makarating doon sa kuweba, hindi mapakali si Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu. Minsan, naglalakad siya sa harapan ng sugo ni Allah dahil natatakot siya na baka mayroong nagmamasid o kaya baka mayroong tumitingin sa kanila. O kaya baka may dumating na pana na magmula sa harapan nila. Gusto niya, ninanais niya na siya ang matamaan bagong sugo ni Allah. Minsan naman ay nasa likuran siya ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O kaya naman ay sa tagiliran, o kaya sa isang kanan. Yun ang kanyang nabanggit ng tanungin siya ng sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na natatakot siya na baka mayroong pumana sa kanila at matamaan ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, pinuri siya ni Allah subhanahu wa ta'ala nung sila ay nasa kuweba. Hanggang sa makarating sila sa kuweba, yun ang naging kalagayan ni Abu Bakar as-Siddiq. Kasama ni Propeta Muhammad sa kanyang pag-hijra. Alam niyo ba yung pinakamagandang balita na dumating kay Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu? Yung oras na bandang tanghali after duhur, yung oras ng kailula sa pagitan ng duhur at ng asar, kumatok ang mahal na sugo sa tahanan ni Abu Bakar as-Siddiq.
Ang karamihan sa mga sahaba na suko ni Allah nakapag-hijra na. Ang ibig sabihin po ng hijra ay paglipat mula sa lugar ng mga musyrikin, hindi mananampalataya patungo sa lugar ng mga mananampalataya. Ang lugar ng mga hindi mananampalataya sa panahon yun, ang Makka, saan sila nag-hijra? Sa Madina. Nung ipaindulot na ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang sugo ang mag-hijra, pinayuhan na ng Propeta Muhammad ang ilan sa kanyang mga sahaba na inaapi, kinukuha ang lahat sa kanila na mag-hijra. Ang karamihan sa mga sahaba ay nakapag-hijra na maliban lamang sa kokonti at kabilang dito si Abu Bakar. Bakit nagpahuli si Abu Bakar? Ninanais siya na makasama ng sugo ni Allah na mag-hijra. Hanggang sa dumating yung magandang balita na ipinaalam sa kanya ng sugo ni Allah na siya ay mag-hijra na. Nung ipaalam ng sugo ni Allah na pinaitulutan na siya ng Allah na mag-hijra, lumipat sa Madina, ano ang bukang bibig niya? Al-hijratu ya Rasulullah. Al-hijra o sugo ni Allah. O kaya naman, as-sohbatu ya Rasulullah. Sasamahan ba kita sugo ni Allah? At yun nga, pinahintulutan niya siya, Bibakar, na makasama niya sa hijra. So isang malaking karangalan na makasama ni Propeta Muhammad sa kanyang pag-hijra. Kabilang din sa kanyang kahalagaan, kadakilaan, siya ang una sa apat na khalifa. Khulafa ar-Rashidin al-Arba'a. Siya ang una sa apat na khalifa. Na kung saan itong apat na ito ay iniutos sa atin ng sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala na pamamarisan natin sila, susundan natin ang kanilang mga yapa. Bagkos, tinawag pa ng sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala na sunna ang kanilang pamamaraan. Sa pagsasabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaykum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rashidin al-mahdiin. Obligado sa inyo na kunin nyo ang aking sunna, pamamaraan, at ang sunna, pamamaraan ng khulafa ar-rashidin al-arba. Sino sa inyo nakakaalam kung sino yung apat na khalifa? Magkakasunod-sunod. Si Abu Bakar, si Umar, si Uthman, si Ali. Pagkakasunod-sunod nila, si Abu Bakar mauna, pagkatapos si Umar, pagkatapos si Uthman, pagkatapos si Ali bin Abi Talib. Inshallah, kung ipapaitulot ni Allah SWT, sisikapin natin matalakayan lahat. Isa-isahin natin. Susunod natin si Umar bin al-Khattab radhiyallahu anhu. Siya ang unang khalifa. Bakit sila tinawag al-Khulafa al-Rashidin al-Mahdiin? Bakit sila tinawag na mga pinuno al-Rashidin naggagabay at nagabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala? Al-Rashidin, nasa kanila ang kaalaman ni Allah subhanahu wa kaalaman ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hindi sila lumalabas sa kung anuman ang iniwanan sa kanila ng Propeta Muhammad. Ang Quran at ang sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sila tinawag na khulafa ar-rashidin al-mahdiin. Namuno sila nang naaayon sa Quran at sa sunna ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kailanman na hindi sila lumabas dito. Mamaya, maliliwanagan pa tayo doon sa ilan sa mga pangyayari sa panahon ni Abu Bakar as-Siddiq. Kabilang din sa kanyang kahalagang revelasyon, ang kanyang pagiging khalifa. Mali po yung paratang ng ilan sa mga grupo o kaya nagsasabing Muslim na inagaw ni Abu Bakar as-Siddiq, ni Omar, ni Uthman ang pagiging pinuno kay Ali bin Abi Talib. Katiyakan ang pagiging pinuno, khalifa, ni Abu Bakar as-Siddiq radiyallahu anhu kahit hindi pa man siya itinalaga ng sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala para mayroong mga sinyales na siya na ang napipitas, siya na ang napili ng sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala na mamuno sa kanyang umma. Siya magiging
unang khalifa. Una na rito, noong kasagsagan na ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ay nasa malubhang sakit, ang kanyang tinatawag para utusan na mag-imam, mamuno sa sala, sino si Abu Bakar. Inutusan niya ang kanyang mahal na asawa na si Aisha radiallahu anha na tawagin si Abu Bakar Siddiq para mag-imam sa mga musallin, sa mga magsasagwa ng sala. Anong sabi ni Aisha radiallahu anha? Ya Rasulullah, si Abu Bakar? Hindi lang isang beses, pangalawa, pangatlo, bagkos apat na beses. Tinanong niya ang sugo ni Allah si Abu Bakar. Bakit yun? Nasabi niya Aisha radiallahu anha sa kanyang pagdududa, ang kanyang ama ay masyadong malambot ang kanyang puso. Sabi ko nga, sa pagsasagawa ng sala, alos hindi mo maintindihan ang kanyang pagbabasa ng Quran dahil puro na lang pag-iyak. Puro na lang pag-iyak. Sabi niya, Abu Bakar, pero ang gusto doon ni Aisha radiallahu anha, si Umar radiallahu anhu, dahil alam naman natin si Umar radiallahu anhu na tigas siya, ha? Pero ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, tumanggi siya, ang nanais niya ay si Abu Bakar. Ito ay isyara, ito ay sinyalis na si Abu Bakar ang papalit sa kanya sa pagiging pinuno pag siya ay pumanaw na. Ilan din sa nabanggit sa hadith, tabi pa ng Aisha radiallahu anha patungkol kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi niya, kala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sinabi sa akin ang sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, udu'i li Aba Bakrin wa akhaka hatta tuba kitabah. Tawagin mo sa akin si Abu Bakar at ang iyong kapatid. Sino yung kapatid niya? Si Abdurrahman bin Abi Bakar. Fa inni akhafu an yatamanna matamanni wa yaqula qa'id. Sapagkat ako'y natatakot na baka magnais sa isang mapagnais sa kapangyarihan. Ana aula. Baka sabihin niya, ako ang mas mainam sa pagiging khalifa. Wa ya'ballahu al-mu'minuna illa Aba Bakrin. Subalit, ang Allah subhanahu wa ta'ala, sabi ng sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala, ay tatanggi at ang mga mu'min na may mamuno sa mga Muslim maliban lamang kay Abu Bakar Siddiq. Parang mayroon ng wasiya. Ha? Parang last will. Ha? Uling habilin ang Propeta Muhammad na si Abu Bakar ang susunod na khalifa. Gayon din. Waja'at imra'atun ilan nabi sallallahu alayhi wa sallam faqallamathu fi shay'in fa'amaraha bi amrin faqalat ara'ayta ya Rasulullah illam ajidka qala illam tajidini fa'ati Aba Bakr. Isang babae ang pumunta kay sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala kay Propeta Muhammad. Pagkatapos ay inutusan siya na sugo ni Allah. Sabi ng babae, o sugo ni Allah, kung hindi kita madatnan pagbalik ko, kanino ako pupunta? Anong sabi na? Sugo ni Allah, pumunta ka kay Habiba. So ito ang mga sinyalis na ang susunod na pinuno ay si Habiba. At kabilang pa rito, noong maging khalifa si Abu Bakar as-Siddiq radiallahu anhu, lahat ng mga sahaba ng sugo ni Allah na nabubuhay, nag-pledge sila kay Abu Bakar as-Siddiq radiallahu anhu. Sa makatwi, sila ay nalugod sa pagkapinuno ni Abu Bakar. Hindi totoo na inagaw, ha? Sa kanila ni Abu Bakar yung pagkakhalifa. Kasi mayroong mga ilang pananaw, kaya natin ito binibigyan diin, kasi mayroong mga maling pananaw na ito ang kanilang paratang kay Abu Bakar as-Siddiq. Hindi utos din ng sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pagsunod sa kanya. Na
Nabanggit na natin ito kanina, kabilang na rin doon sa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiin. Kabilang sa nagbibigay ng fatwa sa panahon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito rin ay kailangan bigyan natin ng diin. Hindi po lahat ay mayroong karapatan na magbigay ng fatwa. Ano ibig sabihin ng fatwa? Ito yung mga batas sa Islam. Yung hatol sa isang katanungan o kaya pangyayari, sitwasyon na may kinalaman sa Islam. Hindi po lahat ay maaari bigyan ng ano, ng karapatan na magpatwa. Pero masaklap, pagpasok mo sa social media, halos lahat na nandoon ay mga mufti. Nagbibigay na kanya-kanya fatwa. Pero po sa Islam, ang nararapat dito kung sino talaga ang pinakamaalam. Kahit pa alam mo yung kasagutan doon, kung hindi ka nakakasigurado, mainam na ipagbigay alam doon sa mas nakakaalam. Si Imam Malik, sino hindi nakakaalam kay Imam Malik? Imam Dunya, kabilang sa apat na tanyar na imam. Tinanong siya ng 40 na masail, mga katanungan. Wala siyang sinagot dito. Ang lahat ng pagsagot niya ay la adri, hindi ko nalalaman. Imam Dunya, nasasabi na hindi ko alam. Samantalang ikaw na kukunti ang kaalaman kumpara sa kanila ay napakalakas ang loob na magsagot ng katanungan. Bakit hindi natin ipagbigay alam sa mas maalam? Ang nakakatakot po ay hindi po yung mangmang. Ang higit na nakakatakot yung higit pa sa mangmang. Yung mangmang na hindi niya alam yung kasagutan at naligaw pa niya yung nagtanong. Hindi na niya alam, sinagot pa niya na mali, naligaw yung nagtanong. Yung nang higit na nakakatakot. So si Abu Bakar, ilan din sa kanyang mga katangian ay yung pagtitiis, yung warak, pagkatakot kay Allah SWT. Yung pagtitiis ni Abu Bakar As-Siddiq, ang ibig sabihin ng zuhud ay yung hindi siya makamundo. Yung pagmamahal mo o pagnanais mo sa makamundong bagay. Katiyakan, si Abu Bakar As-Siddiq sa kanyang pamumuno bilang khalifa nung mamatay siya, walang dirham o kaya dina na nasa kanyang palad. Wala siyang natirang yaman. Lahat fi sabilillah. Allahu Akbar. Nagnanais tayo na ang maging pinuno natin ay katulad ni Abu Bakar. Ha? Wala. Kahit yung meron siya, kahit anong karapatan niya, ibinibigay niya para sa kapakanan ng mga Muslim. Yung wara, pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala, marami ang kwento patungkol sa kanyang pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kamatayan, namatay si Abu Bakar As-Siddiq radiyallahu anhu sa araw na Lunes. Ano ang maobserba niyo sa araw na Lunes? Araw din ito na kung saan namatay ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Araw na Lunes. Jumadil Awal, ikalabing tatlong taon, 13 years na Hijri, o kaya Hijra, at siya ay may edad na 63. Katulad ng sugo ni Allah SWT, 63 years old din siya noong